Ganap na alas 7 ng umaga, nang 13 ng Agosto, 1878, isang gyera-gyerahan ang isinigawa ng dalawang kunway magkatunggaling bansa na tinuguri ang Mock Battle of Manila Bay. Gayong sa mga oras ding yon ay nilalagdaan nila ang isang peace protocol. Sumunod ang ilang buwan na usapan sa kinilalang Treaty of Paris ng 1898 na natapos noong 10 ng Disyembre. Sa ilalim ng Treaty of Paris, ang Pilipinas, Guam, Puerto Rico at Cuba, mga kolonya ng Espanya, ay isinusuko sa Estados Unidos, kasama din ang paglilipat ng lahat ng nasamsam na yaman at ari-arian mula sa mga kolonyang ito sa bagong mananakop, at pagbebenta ng Las Islas Filipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Nang isinumite ang tratado sa Senado ng Estados Unidos, dalawang senador ang mariing tumutol dito, sina Senators George Hoar ng Massachusetts at George Vest ng Missouri. Our imperialistic friends seem to have forgotten the use of the vocabulary of liberty. They talk about giving good government. We shall give them such a government as we think they are fitted for. We shall give them a better government than they had before. Why, Mr. President, that one phrase conveys to a free man and a free people the most stinging of insults. In that little phrase, as in a seed, contain the germ of all despotism and of all tyranny. Government is not a gift. Free government is not to be given by all the blended powers of earth and heaven. It is a birthright. This treaty will make us a vulgar, commonplace empire, controlling subject races and vassal states, in which one class must forever rule and other classes must forever obey. Ngunit nanaig ang makasariling interes at pinasa ng US Senate at Congress ang tratado. Ang Estados Unidos ay ganap ng isang imperial power. Finally, it should be the earnest wish and paramount aim of the military administration to win the confidence, respect, and affection of the inhabitants of the Philippines by assuring them in every possible way that full measure of individual rights and liberties, which is the heritage of free peoples, and by proving to them that the mission of the United States is one of benevolent assimilation. Substituting the mild sway of justice and right for arbitrary rule. In the fulfillment of this high mission, supporting the temperate administration of affairs for the greatest good of the governed, there must be sedulously maintained the strong arm of authority to repress disturbance and to overcome all obstacles to the bestowal of the blessings of good and stable government upon the people of the Philippine Islands under the free flag of the United States. Mula noon ay hindi na nakawala sa kuko ng buitre ang Pilipinas. Ika-apat ng Hulyo, 1946, idineklara di umano na isang malaya at nagsasariling bansa ang Pilipinas. Ito ay ipinagdiriwang bilang Philippine-American Friendship Day. Umalis na ang Amerikano sa Pilipinas, subalit sinigurado nito na ang istrukturang ekonomiya, politikal at sosyal ng bansa ay mananatiling nakakabit sa pusod ng Amerika. And I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America in the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto. So help me God.